Hello mga ka-seniors at sa inyong lahat dyan. Woo! Welcome back to my YouTube channel, the Mamu Lynn Talks channel. Alam niyo ba mga ka-seniors, magwa 1 year na kung alam niyo yung testimony ko. I was struck by a severe COVID with pneumonia last year. So that was the month of May. Magwa 1 year na. Kaya gusto ko talaga magpasalamat sa Diyos sa birthday ko ngayon na mayroon akong buhay na inilaan ng ating Panginoon. I was happy birthday, happy birthday. Hi, this is Atty. Larry Gaano. I'd like to wish Mamu Lynn Escalante a very, very happy birthday. Mamu Lynn, happy birthday! Happy birthday! I was struck by COVID and the doctor declared that I have only 72 hours to live. Mayroon pa akong buhay na inilaan ng ating Panginoon. I was struck by COVID and the doctor declared that I have only 72 hours to live. So, God rescued me. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Napakadakila niya. God is a God of many chances. Second chance, third chance, many chances. And God is a God of miracle. Alam nyo mga ka-seniors, itong buhay ko ngayon ay miracle. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat na ito, buhay ako. At itong aking mga commitments sa Panginoon, isa na yon, one of those commitments ay itong pag-vlog ko. Na I'm so sorry na hindi ko na napagsunod-sunod because of my busyness at home. Gusto kong pasalamatan ng Panginoon sa buhay ko ngayon. Alam niyo mga ka-seniors, once na alam niyo na marapit na kayong mamatay o mayroon kayong iniisip na ito, di ba? Nauso nung mga last year, ito yung kasagsagan ng COVID, na sunod-sunod yung mga nagko-COVID. I was confined in the hospital, na yun mismong pinakamagaling na doktor doon ay namatay because of COVID. So, ngayon, sinisikreto nila, pero may nagbulong sa akin na ganun nga. Although ayaw nilang ipaalam dahil nasa critical din akong kondisyon. Pero yun talagang nangyayari. If you watch the TV, no, sunod-sunod talagang sinasabi nila ito na yung mga namamatay ngayon, ito yung nakaligtas ngayon, ito yung ngayon. So many news about the COVID. Akala ko noon na yung manunood lang ako ng ganon, pero I was not expecting na ako pala yung kabilang doon sa mga nakaranas ng COVID. But anyway, God is a God of miracle. Kaya ngayon, araw-araw, it's a miracle day for me. Miracle tong buhay ko. That's why I committed myself na anuman ang pwede kong magawa in my own little way ay gagawin ko. And one of those things ay makapag-share ng kabutihan ng Panginoon through vlogging. At alam nyo, dahil nga diba tayo mga seniors, mga nabubore na tayo sa buhay, nabubore tayo sa bahay, wala tayong magawa, lalo na noong na mga mahigpit na hindi talaga tayo makalabas. So, yung ginagawa ko ay nagbibisi ako sa pag-garden, nagbibisi ako dun sa aking mushroom, at isa sa mga pinagkakabalahan ko rin ay mabuti lang, thank the Lord, na mayroon akong vlogging, natuto akong mag-vlog. And now, tinuruan ako ng mga apo ko, naku, nagti-tiktok na rin. At yun ay ano, na yung para malibang ka ba, malibang ka, and at the same time, may purpose ka to reach out the seniors. Like me, I'm reaching out the seniors, you who are watching now, kung ikaw ay senior, kahit hindi ka senior, kung ikaw ay anak ng senior, may apo ka na, namnamin. Ako, isang malalim na Tagalog na naman, limilimiin, namnamin itong kahulugan nito. Una, every day, God thinks of me. Araw-araw, iniisip pala ako ng Diyos. Matatagpuan ito sa Psalm chapter 68 verse 90. Belong to Generation X,
millennials, Generation Z, ito yung mga teenagers ngayon, yung Generation Z, at ito yung mga apo ko na siyang nagtuturo sa akin. Kaya ito na, nalilibang ako. Pero I just want to share today yung, ito na yung pagpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Hindi lang ako, lahat tayo mahal ng Diyos, no? Ito yung unang-una kong na-realize. Sabi dito, the four things that God wants me to know. Gustong ipaalam ng Diyos. Psalm 68:19. Number 2, every hour God looks at me. E oras-oras tinitingnan ako ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya kung anong nangyayari sa atin. Alam niya kung ano ang nangyayari. Kailangan mo ba ang tulong niya? Kailangan mo ba ang rescue niya? Ano bang ginagawa mo? Nagpapasaklolo ka ba? O nakarelax ka? O parang iba ka na ng tinatahak na landa. So alam ng Diyos lahat yan. Every minute, God cares for me. 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Every minute, minuto, ipinadadama ng Panginoon ang kanyang pag-aaruga, pag-aalala, kikare sa akin, sa iyo, sa ating lahat. So ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos. Ganon katindi ang binibigay niyang attention sa atin. Minsan nga, hindi na natin naalala ang Panginoon eh. Ibang mga tao, iba yung lahat ng mga kakilala natin, naiisip natin, na nakikipag-ugnayan tayo, nakikipag-communicate tayo. Pero minsan, nakakaligtaan natin makipag-communicate ang Panginoon. Naghihintay lang ang Diyos na tumawag tayo sa Kanya, magsumbong sa Kanya. Ang sarap nga ng buhay natin eh, may sumbungan tayo eh. May problema ka, tumawag ka sa Diyos. Masaya ka, tumawag ka sa Diyos. Malungkot ka, tumawag ka sa Diyos. Inaapi ka, tumawag ka sa Diyos. Ikaw ba ay nasa bingit na ng kamatayan, tumawag ka sa Diyos. Lahat, pwede nating tawagan ng Diyos anytime. Any day, any time, any hour, any minute, any second. Andyan ang Diyos, laging nakatuon ang kanyang pananaw, ang kanyang pansin, ang kanyang attention sa atin. Number 4. Every second, God loves me. Every second, God loves you, loves me, loves us all. So lahat, every second, sigo-sigundo. Ibig sabihin, wala nang panahon na gaya ng tao na wala na akong panahon sa sarili ko. Ang Diyos walang ganoon. Lahat ng kanyang nilikha, lahat tayo ay kanyang tinitingnan, ay kanyang binibigay ang kanyang pag-aaruga sa atin. So gaya nga ng mga sinabi ko sa previous vlog ko na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao na nilikha niya ay anak niya. So kailangan may relasyon tayo sa kanya para ang lahat ng ito, yung mga binanggit ko ay ating ma-enjoy, ma-apply sa ating buhay. Because we have a right relationship, personal relationship with our Lord and Savior. Nababanggit ko ito kasi kung hindi ako muntik nang mamatay, parang hindi ko marirealize itong mga ito na ang Diyos pala, mahal na mahal ako. Alam niya, alam kong mahal niya ako, pero hindi yung butil-butil na ganito na talagang iniintindi ko yung bawat word na nakalaan o nakalagay doon sa kanyang salita. Ngayon, parang mayroon ng meaning ang lahat sa akin because of that experience, no? So mga kapatid o mga ka-seniors, huwag na nating hintayin may mangyari pa sa atin. Huwag na nating hintayin na mabingit pa tayo sa kamatayan. Ngayon pa gawin na natin. Ngayon pa ma-realize na natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa ating family, sa ating community, sa ating bansa. Lalo na ito nalalapit na election. Now we have all the responsibility to pray for the country, for our country. Kasi tayo rin ang makikinabang. Pag naayos tong bansa natin, we are part of that. Huwag maging peaceful, part tayo noon. Kaya mga ka-seniors, huwag na tayong mabor sa buhay natin. Gumawa tayo ng para na tayo mag-enjoy. If you want, if you have your granddaughters, grandson, or grandchildren, magpaturo kayo ng ng TikTok. Alam nyo ba, yung TikTok hindi ko pinapansin. Sabi ko, ano ba, ang laswa naman. Parang akala ko, pag TikTok, yung mga malalasong sayaw. Now, nung napanood ko,
sinasave nila yung mga nakaraan, 1960s na tugtog, 1960s na music. Sabi ko, yun yung mga tugtog nung kapanahunan namin ha. And then nakita ko, aba, nag-cha-cha-cha, alam nyo na yung mga sway, twist, yung mga ganun na uso natin. Nandun nakikita ko, eh di nakipag-tiktok na rin ako. I enjoy every minute, no? Hindi dapat tayo magmukmuk sa isang sulok. So, let's busy ourselves, no? Kasi nga, lagi kong binabanggit, last chapter na ng buhay natin, let's enjoy. Let's enjoy our life, every minute of our lives, no? So, sa mga ka-seniors at sa inyong lahat, mahal tayo ng Diyos, walang pagdududa. The best tool that we can do is to pray, pray, and pray. I have a group, the Jukebox Front Ladies. Ito yung nag-meet kami sa... nagbi-video call kami, pinagpipray namin ang pangangailangan ng ating bansa, yung election, yung mga na-COVID, yung mga may sakit, may karamdaman, lahat ng mga pangangailangan kasi hindi naman namimili ang Diyos eh. So we can pray, no? Kahit na tayo may edad na, ay pwede nating magamit ang buhay natin. Mayroon kang bibig o mag-pray ka. So we can do that. Huwag tayo yung nasa isang sulok lang. So we are doing that and we enjoy. No, iyon ang mahalaga, nag-i-enjoy ka na kakapiling mo pa ang presensya ng ating Panginoon. And to end, don't forget yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman kayo para mayroon kayong ma-share sa inyo. Don't forget to like, to share, and to comment. Gusto ko nga palang shout out doon sa mga laging nasa nagko-comment. Ito yung mga kasamahan ko sa grupo. Shout out kay Belen Agpawa, si Corazon Bernardino, si Emelia Rabang, si Fe Mamalio, Shirley Serrano, Doktora Eder Antonio, Pastor Fidel Antonio, Marite Suleta, ito yung kasamahan ko sa Laguna. Si Lorna Baguio, isa rin nga teacher sa Nueva Ecija. At yung iba ay sa susunod ko ng vlog. So I thank you for supporting me. Thank you for following me up. Salamat sa inyong pag-comment. Malaking bagay yun ang comment sa aming mga vloggers. So thank you. God bless and bye-bye!